Sa sama-samang paghahanap, maraming pamilya ang napagbubuklod. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakos, konti-unti natutunaw. Tangin ko. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling. Inang matagal na pinanabikan, natagpuan ang anak niyang pinaampun noon. Mga paslit sa isang barangay sa Bulacan, na sindikato daw. Binatang nawawala, pinangangambahang nawawala sa sarili. Panawagan ng mga nangungulilang pamilya mula Misamis. Mga update sa mga kasong naitanghal na namin noon. Samahan niyo po kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May ilan sa atin na lumaking hindi kapiling ang kanilang mga tunay na magulang at may iniwan itong puwang sa kanilang mga buhay, pati na rin sa kanilang mga pagkatao. Hindi pa nagbubukang ni YY pero abala na sa pagtatrabaho si Ken, 18 years old. Para sa kanya, simula na ng panibagong araw ng pagkakargador sa pondohang ito sa Cavite. Kung gaano kabigat ang banyerang hinihila niya araw-araw, ganun din daw kabigat ang pasanin niya sa buhay. Nanunungkot nga po ako kasi hindi ko po nakasama yung tunay kong mga magulang. Sana nga po sila yung kasama ko. Siyempre po, iba pa rin yung tunay na magulang. Kaya hanggang ngayon, dala-dala raw niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Napapansin ko parang lagi siyang tigil. Minsan nga pag inuutusan ko, parang siyang nakatingin lang sa akin. Parang malayo iniisip niya. Kwento ni Ken, 6 na taon lang siya nung iniwan siya ng kanyang ina. Inihabilin sa isang kapitbahay, kasama ng nakababata pa niyang kapatid. Yun po, babalikan daw po kami sa hapon. Yun po, hindi na po bumalik. Hanggang sa umabot na po ng Linggo sa kabuuan po. Pero mula noon, hindi na niya nakita pang muli ang kanyang ina. At ang kanilang kapitbahay na ang tumayong magulang nilang magkapatid. Nag-aral po kami, pinalaki. Pag birthday po namin, pinaghahandaan po kami. Pag may gusto po kami, binibigay po. Ayon kay Ken, itinuring silang tunay na anak ng mga kumupkup sa kanila. Pero hindi rin daw naiwasan ang paminsan-minsang pangungulila sa tunay niyang mga magulang. Paulit-ulit din daw kasing sumasagi sa kanyang isipan ang mga tanong na hanggang ngayon wala pa rin kasagutan. Minsan po, naisip mo rin na kamusta na sila, kung buhay pa po sila, kung naalala po ako, kung hinahanap po ako, ganun po. May mga panahon din daw na sinasariwa niya sa kanyang isip ang mga oras na kapiling niya ang mga ito. Ang naalala ko lang po doon yung karga po ko ng tatay ko. Tapos tabi niya mama ko, nandun po kami sa parang horror boat. Masaya pong alaala minsan yung mga bagay na... mga bagay na... Kaya po niya, mama ko po bumili nung yan. Santa Claus na yan. Pasko, huling Pasko niya po binili. Sinikap na raw niyang hanapin ang kanyang ina, pero wala siyang makuhang konkretong detalye. Sa aming panayam kay Ken, nalaman naming Sadia Kandutan ang buong pangalan ng kanyang ina
at dati raw silang naninirahan sa Las Piñas City. Pinuntahan namin ang kapatid ng ina ni Ken para kumpirmahin ang mga impormasyon. Posible rin kasing may alam ito sa kinaruroonan ni Sadia. Sadia, nasan doon po kaya yung nanay niya? Oh, yun nga eh. Hindi namin alam din. Oh. Kapatid niya, ang kapatid niya ba, Ma'am Bert? Hindi niya alam kung nasa, wala yung komunikasyon. Kuya, kailan pa po kayo walang komunikasyon kay Ate Sadia po pa? Oh, tagal na. Siguro mga ako na. 8 taon na. Bigo kami sa unang pagkakataon, pero hindi kami tumigil sa paghahanap. Napag-alaman kasi namin sa COMELEC na may nakarehistrong sa Dia Kandutan sa barangay Malabanas, Angeles City sa Pampanga. Kinabukasan, niyaya naming muli si Ken upang ipagpatuloy ang paghahanap. Baka sa mukha ni Ken ang magkahalong emosyon. Nakakabahan. Bakit? Bakit ka rin nakakabahan? Para pong nararamdaman ko na nandun po siya. Masaya po. Kasi po, makikita ko na rin po siya kasi ang tagal ko na po siyang hindi nakita. Una naming sinadya ang pinakamalapit na police station sa barangay Malabanas para magpatulong sa paghahanap. Pumunta kayo doon sa 65A Rizal Street, Tyler 1, Malabanas, Angeles City para samahan natin sila, si Ken nga, para makita yung magulang niya. Sinadya rin namin ang barangay hall ng Malabanas para masiguro kung naroon pa rin hanggang ngayon ang ina na hinahanap ni Ken. Gusto lang po namin malaman kung may ganun nga sa listahan niyo po na pangalan. 65 Rizal Street, Target 1. Sir, nakalagay rin po ba dyan po no middle name? Dilyaber. Dilyaber. Kumpirmado ang address. Dagdag pa rito, namumukaan ng ilang barangay official ang larawan ng ina na daladala ni Ken. Lalo kaming nabuhayan ng loob. Parang pamilya lang mo. Yan ka na, malang pamilya. Agad kaming sinamahan ng isang opisyal ng barangay sa lugar na sinasabing kinaroroonan ni Sadia. Ito na nga po, makita ko siya para malaman ko lang po kung ano yung dahilan kung bakit siya po kami. Madali naming natuntun ang bahay na tinutuluyan ng ina ni Ken, pero wala na raw siya rito. Opo. Kasi siya lagi na, dati siya nakatira. Tapos, dito sa A65, Rizal Street. Tapos umalis, yun. Bakit po umalis? Hindi ko alam, baka nalis na sa trabaho or something. Kasi... Sa kabila nito, itinuro pa rin sa amin ang posibleng kinaroroonan ni Sadia. Pero makakasure kayo, makikita mo to. Punta ka na noon, papanapin mo si Sally. Pero ate, tanong ko lang po, kailan niyo huling nakita? Kailan lang? Before Christmas. So posible talaga na nandito? Nandito! Masaya na po, kinakabahan ako pag nagkita kami. Pero naano ako na po na siya na po yung kasi nakikita naman po pag, sa picture po na siya na. Habang nasa biyahe, may nagtimbre sa amin na sa Edelweiss Bar and Restaurant ang ina ni Ken. Go ahead, go ahead. Pagdating sa bar, tiniyak ng mga empleyado na kasamahan nga nila si Sadia Kandutan. Nalaman din namin na Lenny ang palayaw na ginagamit ng nanay ni Ken. Si Mami Lenny talaga sa debate, Siya talaga. Siya nga talaga yan. Siya talaga. Ilang porsyente po ate na si... 100%. Agad-agad, ginabayan kami patungo sa bahay ng may-ari ng bar. Nandun daw kasi nung panahong yon ang ina ni Ken. Habang papunta sa sinasabing bahay, abot-tenga ang ngiti ni Ken. Sa wakas, matutuldukan na ang mahigit 10 taong pangungulila niya sa kanyang ina. Makikita ko na rin po yung mama ko sa tagal pa ng panahon na hindi ko po siya nakita.
Ken. Sa unang pagkikita, naging mailap ang ina ni Ken. Huwag niya kang kunan. Bakit ka ba nandito? Anak ko po kayo. Bakit ka pumunta dito? Nanap ko po kayo kasi natatanggol po ako sa iyo. Si mami mo. Pa? Si uncle mo. Nandun po sa tandaman. At si Ken, hindi na naiwasan pang maglabas ng hinalakit sa kanyang ina. Ba't yun po kami iniwan? Ayoko na umuwi doon na. Kaya ganyan daw po tato. Eh, kita ko naman papa mo. Kaya din ako umuwi din. Ayoko na kumalala tato mo. Bigat na nararamdaman, dinaan na lang nila sa mahigpit na yakapan. Nung nahimasmasan ang dalawa, kinumusta ni Sadia ang bunsong kapatid ni Ken. Nasaan is Michael? Nandun po. Hindi na nga po kayo kilala eh. Hindi niyo naman siya nakasama. Ako lang nakakilala sa inyo. Si Ken, disidido. Di na raw kailangang pumirmi siya rito kasama ng kanyang ina. Kahit communication lang po, kahit hindi na po tayo magkasama lang po. Kaya naman ang kanyang ina, hindi na nag-atubili pang ibigay ang kanyang cellphone. Para kay Ken, sapat na na nakita niya ang kanyang ina kahit sa sandaling panahon. Sigurado naman daw siyang magkikita pa silang muli. Handa raw siyang maghintay ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Wala na po masasabi kasi nakita ko lang po siya masaya na. Noong nakaraang taon, nagimbal ang mga residente ng San Jose del Monte sa Bulacan. May isang sindikato raw kasi na dumudukot sa kanilang mga anak. Nangangamba sila ngayon. Paano maiiwasan ang patuloy na pagkawala ng mga bata? November 2005, nagulantang ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan nung napabalita ang sabay na pagkawala ng dalawang bata sa kanilang lugar. Ang mga nawawala, ang magkalarong sina Merwin Balasan at Samuel Samarita, kapwa 4 years old, pawang mga tagapabahay 2000 sa Barangay Muzon. Ang pinangangambahan ng kanilang mga magulang, dinampot ang kanilang mga anak ng isang sindikato. Dumulog sa aming tanggapan ang mga ina ni na Merwin at Samuel. Tinungo namin ang pabahay 2000 sa Bulacan para kausapin ang mga pamilya ni Samuel at Merwin. Sa maliit na daang ito, nakatayo ang munting bahay ng pamilya Balasan. Bunso si Merwin sa limang anak ni na Aling Rowena at Mang Midel. Makulit pero mabait. Kaya ganun na lang kabigat ang kanilang kalooban sa pagkawala niya. Hindi ako natutulog magdamag kasi nga pag nakatingin ako sa higaan, kulang ng isa eh. Kasi nung hinanap ko siya nung araw nung nawala, nagpablatan na agad ako eh sa pulis. Bali inikot na namin, napunta muna kami, inuna muna namin yung San Jose. Pinahulaan ko nga eh, sabi daw, may nakapulot nga raw mag-asawa na dalawang anak, walang anak daw na lalaki. Lumapit din kami sa ano yung pinadyaryo namin. Hanggang ngayon, hindi matanggap ng mag-asawa ang nangyari. Hindi raw sila makapagtrabaho ng maayos sa sobrang pag-alala. Ayon pa kay Mang Medel,
gabi-gabi na lang, iniiyak nila ang pagkawala ng kanilang anak. Bakit di ko? Ayaw makatulog. Diba, kain? Alas na trabaho ko, naalala ko siya. Sa kabilang kalye, nagdadalamhati rin ang pamilya sa Marita, kasabay na nawala ang anak ni Aling Jesse at Mang Neo na si Samuel. Pangsyam sa 12 magkakapatid si Samuel at ang kanyang pamilya, lugmok sa kahirapan. Ganda gutom-gutom na yung iba kong mga anak. Sakta, hindi na ako nakakapaghanap buhay, gaano. Yan yung laking bagay na sa amin, bawas. Pero ayon sa mag-asawa, kahit mahirap sila, masaya ang kanilang buhay. Hanggang isang araw na lang, dumating ang trahedyang hindi nila inasahan. November 4, 2005, nung sabay na nawala sina Merwin at Samuel. Tuwing magising kasi yan, sabi niya, almutal na siya. May tinapay naman po kami binili nung gabi. Yun ang binigay ko. Tapos nung habang kinakain niya yung tinapay, lumabas po siya dyan sa karsada. Hanggang sa, yun nga po, nagkita po sila ng kalaro niya na yun. Tapos yun na pong huling kita ko sa kanya nung umaga lang na yun. Samantala, nung mga oras ding yun, iniwan naman ni Aling Rowena ang anak na si Merwin sa karinderya sa kanto ng kanilang eskinita. Ayon sa ilang saksi, nakita nilang naglalaro ang dalawa sa harap ng karinderya. Pero simula nung araw na yun, hindi na nakita pa sina Merwin at Samuel. Kasama ni Aling Rowena at Aling Jesse, binalikan namin ang lugar kung saan huling nakita ang dalawang bata. Simula raw nung nawala sina Merwin at Samuel, madalas silang nagkakasama sa paghahanap. Sabi ng dalawang bata na nagsabi sa akin, dyan daw silang dalawa naglalaro. Tapos pumasok raw dito, papunta roon. Papunta sa lugar na yon. Hanggang doon, nakarating siya doon sa may gitna. Nung New Year, nung gabi po na yon, dito po ako. Kasi na-imagine ko po yung anak ko dito na dito nagtatumbling-tumbling. Tapos diretso po ako doon sa kapilya kasi may misa po doon. Tinitingnan ko kung may baka ako sinama yung anak ko dito nagsimba. Pinuntahan din namin ang barangay hall ng Muzon sa pagbabakasakaling may bagong balita tungkol kina Merwin at Samuel. Ayon kay Kagawad Gloria Mempin, walang bago sa kanilang investigasyon. Pero simula raw nung iniulat sa kanila ang pagkawala, hindi pa sila tumitigil sa paghahanap. Nagpaalam kami kay Kap na sinabi namin sa kanya yung problema na nawawala yung dalawang bata. Inutusan niya kami na tulungan namin maghanap, kaya dala po namin yung isang service namin dito. Nag-PA po kami sa bawat, basta sako po ng Barangay Muzon. Wala naman po makapagsabi sa amin na kung saan nandun yung mga bata. Pero hindi gaya ng mga pamilya ng dalawang bata, hindi kumbinsido si Konsehal Mempin na sindikato nga ang nasa likod ng pagkawala ng mga paslit. May nakarating na, kumakalat ng balita na. Sabi, mga bakla. Siguro at nalalaan din yun eh. Di ba? May nag-ano sa inyo na gano'n. Na meron doon nangungot, meron doon binibenta raw. Hindi rin mo kami makano dahil wala tayong nakikita. Talagang batayang totoo. Dagdag pa niya, madalang ang ganitong mga kaso rito. Sa katunayan, dito pa madalas napapadpad ang mga batang nawawala at naliligaw mula sa ibang mga barangay. Kasi napakarami rin yung nawawala rito lumalapit eh. Hindi naman sila lang. Marami na ho kami kinupkup dito. Pero karamihan ho, natunto naman. Samantala, patuloy sa paghahanap sina Aling Rowena at Aling Jesse. Nais nilang maramdamang muli ang saya sa piling ng kanilang mga paslit. Ang tangi na lang nilang hiling, nasa mabuting kamay ang kanilang mga anak at hindi sa sindikato. Araw-araw, may mga balita at updates na dumarating sa aming tanggapan tungkol sa mga kasong na itanghal na namin. Kung minsan,
positibo ang mga updates, pero kung minsan din, malungkot ang mga balitang nakakarating sa amin. November 22, nung itinanghal namin ang kwento ni Aling Crescencia, 73 years old, dating may kapansanan sa pag-iisip. Noon, isa siya sa halos 150 pasyente ng Mariveles Mental Ward na unknown o unidentified. Ibig sabihin, walang pagkakakilanlan si Aling Crescencia. Natagpo ang pag-alagala noon sa mga lansangan at walang mga kamag-anak na dumadalaw. 10 taon siyang nawalay sa kanyang pamilya hanggang sa natuntun na namin ang kanyang mga kapatid na sina Euphemia at Rosinda. Miss ko talaga eh. Siya na matagal na. Kami magkasama nung araw eh. Nakatira pa ako sa bahay nila, magkasama na kami. Noong October 23, 2005, nagkita-kitang muli ang magkakapatid at nagwakas ang 10 taon nilang pangungulila sa isa't isa. Tama. Ngayon, tila nagbalik na sa normal ang buhay ni Aling Crescencia, kapiling ang kanyang pamilya. Mula sa pangangalaga ng kanyang mga kapatid, nakabalik na si Aling Crescencia sa pangangalaga ng kanyang mga anak. Pero tila panandalian lang ang masayang tagpong ito. Ang dating karamdamang minsan ang naging dahilan ng kanilang pagkakawalay, nagbabadyang muling maghihiwalay sa kanila. Mas maganda kasi yung doktor ang nag-aasikaso sa kanya para malalaman. Pero hindi lang malayo, yung dito lang sa malayo. Ayon kina Josephine at Nelson, mga anak ni Aling Crescencia, hirap silang ipagpatuloy ang pangangalaga sa kanilang ina. Dagdag pa nila, hindi na sila makilala nito. Hanggang ngayon, bisita pa rin ang turing nito sa kanila. Hindi nga kami kilala talaga. Ang tawag niya Manang. Manang ang tawag ko dito. Manang. Anay, punta tayo doon sa doktor. Anong gagawin natin? Papacheck up na tayo. Minabuti naming ipatingin si Aling Crescencia sa isang espesyalista. Pero bago kami umalis sa kanilang bahay, nag-alinlangan ito. Hindi mo na kasi lahat yan. Hindi na tayo walay. Doon sa... Nay, dito. Diyan. O, sige. Pagdating sa doktor, agad silang kumonsulta. Ano pong pangalan niyo? Cynthia Caicedo. Si Cynthia? Cynthia. Sige, opo ko kayo. Po yung... Ano kong dahilan at nagpapakonsulta kayo ngayon? Kapakonsulta ko maano niya nung po. Isip ko. Mahaba ang naging usapan. Pero nung natapos ang konsultasyon, malinaw ang naging rekomendasyon ng espesyalista. At this point in time, sa kalagayan ni Nanay, hindi na natin kinakailangan na ma-admit pa. Kasi syempre matagal na rin siyang nawala. Mas magbe-benefit siya kasama yung family. Ayon pa sa kanya, maraming paraan upang mapagaan ang pamumuhay, hindi lamang ni Aling Crescencia, kundi pati ng pamilyang nangangalaga sa kanya. Una, dapat daw na ipagpatuloy ang medikasyon at check-up ng pasyente. Dapat palagi itong may kasama sa bahay. Mainam din na bigyan ito ng mga simpleng tungkulin sa bahay, tulad ng paghuhugas ng plato o paglilinis, para maramdaman niyang kailangan siya. Dapat din na may kahalinhinan ang mag-aalaga sa kanya. Aminado ang kanyang mga anak, hindi nila mabili ang lahat ng gamot na kailangan ng kanilang ina. Hindi ko masinasabing hirap ako mag-alaga kasi dagdag ano siya sa akin. Kumbaga, yung kakainin na lang namin, may mapapakain pa namin sa kanya. At dahil pareho silang kumakayod para kumita, hindi rin nila kayang ilaan ang lahat ng panahon sa pangangalaga sa kanilang ina. Yung oras namin, inahati lang namin. Magaling pa kami sa San Mateo, so punta kami, dadalaw kami sa kanya rito. Ang patuloy nilang dalangin ang makapaghanap buhay at kumita ng sapat para matustusan ang mga pangangailangan ni Aling Crescencia. Sana gumaling na siya, bumalik na yung normal niyang isip.
lang din ako nag-aalala kung ano na nangyayari sa kanya. November 29, nung itinanghal namin ang pagkawala ni Chodorico Soratos, 10 years old, mas kilala bilang Inot. Doble kasi ang pag-aalala ng kanyang inang si Marie. Bukod kasi sa mura nitong edad, meron din itong autism. Parehong sakit na nawalan kayo na. Oo, ganun ang nalalamdaman ko. Kasi nung nawala nung una yan, parang okay lang kasi bumabalik siya. Tapos 2 days nang nakaraan nga, parang nag-ano na rin yung mister ko. Tapos hanggang sa mabit ng 1 linggo, sinabi niya nga sa akin, kinuwento niya kasi nay, nasaktan ko si Inot. Halos 3 buwan nang nawawalang bata. At ayon sa kanyang mga magulang, malaking puwang ang iniwan ng kanyang pagkawala. Sinamahan namin noon ang mag-asawa sa paghahanap. Binisita namin ang LC Gatches Village, isang institusyon para sa mga nawawalang bata na may kapansanan sa pag-iisip. Dumayo rin kami sa Asilo de San Vicente de Paul, isang bahay ampunan. Pero wala sa mga lugar na yon si Inot. Pumunta ka sa isang ano na hindi mo siya nakita, parang nakakapanlumo. Matapos ang ilang linggo, binalikan namin si Marie. Aminado siya, mas lumalala ang kanyang pangamba sa pagdaan ng bawat araw at bawat linggo na hindi nila kapiling ang anak. Kasi napaginipan ko siya, sabi ko, yung mangyari. Kasi syempre hindi natin masasabi dahil halos na ano na namin itong buong Maynila. Eh, baka mamaya may nangyari na nga doon sa anak ko. Syempre may depresya nga yun. Kamakailan lang, may balitang nakarating kina Marie na maaring makapagbigay linaw sa kinaroroonan ng kanyang bunso. May nakapagkwento sa amin na napansin daw nila yung anak ko na ano, na papunta nga daw sa may rilis, rilis ng tren. Eh, inaano nila, baka sumakay daw ng tren. Eh, sabi ko, bagay minsan nangyari na rin yun eh. Bago tumuloy sa rilis, sinubukan muna naming maghanap sa mga kalapit na barangay. Tatanong lang po kasi kami, Chodorico, kung tawagin siya Inot. Nakatimbre na po sa amin dito yun eh. Yun nga, inano ko na po yun eh. Wala pa po bang balita sa anak ko? Wala pa po. Niyaya pa namin siyang magtuloy sa iba pang lugar. Pero ayon sa kanya, napuntahan niya na ang lahat ng mga ito. Ito lang talaga ang ano ko, ito lang talaga ang pinaka-target ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Yun nga sa PNR na yan. Sinadya namin ang Philippine National Railways o PNR para humingi ng tulong. Kinausap namin ang kanilang transportation manager. Parang ano nyo na lang po sa akin. Sige, okay. Marami pong salamat. Sige po. Sinadya rin namin ang control room ng PNR para iabot ang panawagan. Alabang, tutuban. Tutuban po, ayan. Dito, alabang. Okay, ma'am. Good afternoon. May advice lang po, ma'am. Kasi may nawawala daw bata. Mag-isang linggo na ata ito. Two months na daw, ma'am. Nawawala. Nasakay po daw sa train. At hindi alam kung saan napunta, baka napagpagyan sa station ninyo. Sana makita ko yung anak ko. Maraming salamat, wala pa man. Baka sa mukha ni Marie ang pasasalamat sa nagawang tulong ng PNR. Ito na lang kasi ang hindi pa niya nasusubukang gawin. Sa pag-uwi ni Marie, imbes na mabalot ng lungkot sa hindi pagkakahanap sa kanyang anak, pag-asa pa rin ang namamayani sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, umaasa siyang darating din ang balita na may nakakita sa kanyang anak. At sa lalong madaling panahon, magkakasama rin silang muli ng kanyang pinakamamahal na bunso. Kung sino man ang nakakakita sa anak ko, kung sino man may pusong nakakumukup-kup, sana nananawagan ako na ibalik na sana si Inot sa amin.
Dahil sa isang aksidente, pinangangambahan ang pamilya ni Marvin Garcia na nawawala ang binata sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, nawawala pa rin si Marvin at hindi na alam ng kanyang pamilya kung ano pa ang dapat nilang gawin. Hindi malilimutan ni Lolita ang Paskong kadaraan lang. Ito kasi ang unang Paskong wala ang kanyang anak na si Doming, 22 years old. Hindi ako napakali. Isip ako na isip sa kanya. Pasko nga sa bagong taon, hindi ako bumababay. Nandito lang ako sa bahay kasi iniisip ko siya kung nasan siya, kung napapano na siya. Halos magkasakit na raw siya sa matinding pag-aalala. Araw-araw iniisip kung saan napunta ang kanyang anak. 2 buwan na kasing nawawala si Doming. 2 buwan na rin siyang tuliro sa paghahanap. So ano yung mabubo siya kung naglakad siya ng lakad. Ayon kay Lolita, naaksidente si Doming noong October 21, 2005. Nahulog daw ito sa kanilang hagdanan at nawala ng malay. Nakahiga kami tapos bigla may kumalabog. Pagkalabog, mamaya konti nakita na namin siya dyan, nakaano, tagilid. Well, pakita namin gano'n na lang. Tapos parang gumanong pa nga siya eh. Kaya nagsisigaw ako, dahil nininirbis ako. Nabi sa mga anak ko, buhatin nyo, talin sa ospital. Nung natauhan ito, agad-agad na nagyayang umalis. Maya-maya po, nagmulat siya ng mata, tapos lumising na po siya. Tapos sabi niya po, uwi na daw po kami. Lumabas na po kami ng ospital. Nung pauwi na po kami, bigla po siyang tumakbo. Hinala ng kanyang pamilya. Nagka-amnesia si Doming o nawala sa wisyo nung nabagok ang ulo. Lagay ko nawala talaga sa sarili. Hindi naman kasi ganun yun eh. Sinamahan namin si Lolita sa paghahanap. Kasama ang kanyang kapatid at kaibigan, pumunta kami sa Tayuman. May nakakita raw kasi kay Doming sa lugar na yon. Sa una pa lang naming pinagtanungan, swinerte na kagad kami. Saan po? Nandiyan po dati. Ngayon po kaya? Naalala mo yun? Ngayon po nakikita niyo pa rin po. Hindi na kasi pinaalis ni Chairman yan. Sino po nakaupo yan doon, ang dusing-dusing na. Sino po Chairman? Tinungo namin ang bahay ng nasabing Chairman. Pero nasa probinsya raw ito nung mga panahong yun. Ang aming nakapanayam, isang kagawad ng barangay. Sinuyo din namin ang iba pang mga kalapit na barangay. Pero iba-iba ang kanilang sinasabi. Thank you, Silo. Tapos... Dating yung center, baka nakita nyo, maraming tao rin. Baka meron ko kayo ng pansigay ang mga kanyang. Ang mukha ko naman. Katamanan, dito lang sa Rivera, di ba? Minabuti naming puntahan ang ospital kung saan dinala si Doming nung naaksidente. May nakakita raw kasi sa kanyang nakatambay sa harap ng ospital. May napapansin ako dyan eh. Pisa nung upo dyan, sabi ko sa kasama ko pag ano, natagal ako dyan. Sabi ko, bantayan mo yun kasi. Sinubukan din naming tanungin ang mga kaibigan ni Doming. Kailan yung huling contact mo sa'yo? Kailan yung huling pagingin niyo ganyan? Matagal na rin yun. Niyaya nila ako pumunta ng mga mall-mall nung may girlfriend ko yun. Sa pag-uusap ng mga kamag-anak at kaibigan ni Doming, napagkasunduan nilang puntahan si Josephine, ang dating girlfriend ng binata. Baka sakaling may sagot ito sa kanyang pagkawala. Pero ayon kay Josephine, matagal na silang hindi nagkikita ni Doming. Pero nung minsan, tinawagan daw siya nito. Tumawag si Doming, sabi niya sa akin, galing daw siyang probinsya sa Cebu. Kakauwi lang daw niya. Kaya sabi ko, ganun ba? Binaba ko na yung phone, hindi ko na siya kinausap. Tapos na yun, na-aksidente na siya. Baka sa mga mukha ng pamilya ni Doming ang panghihinayang sa balita.
Kung alam ko lang po na gano'n. Alam mo, nawawala sa ano. Hindi, ang sinabi lang ng kapatid niya, ano, nahulog daw sa gano'n. Pero agad din naman silang kumalma nung nangako si Josephine na tatawagan sila agad sa oras na magparamdam si Doming. Ikinonsulta namin sa isang espesyalista ang kaso ni Doming. Ayon kay Dr. Michelle Anlacan, maaring naapektuhan nga ng kanyang pagkabagsak ang utak ni Doming. Pero depende raw kung saan ito natamaan. Maraming pwedeng mangyari. Ang first concern natin, yung tinatawag nating contusion o yung mga sobrang pagkabugbog ng utak. No? Pwede rin magkaroon ng blood clot sa utak. Paliwanag niya, maari raw itong nagdulot ng pagbabago sa pag-uugali ng isang tao. At maaaring maapektuhan din ito ang alaala. Pero ayon sa doktor, malaki ang posibilidad na walang amnesia si Doming. Nakatawag pa sa girlfriend niya. Sa tingin ko, hindi naman wala siyang amnesia. Tapos nakilala naman niya yung mga kamag-anak niya. So malamang baka hindi, ganun, no? Hindi na itago ni Lolita ang pagod at pagkadismaya sa bigong paghahanap. Nadidismaya na po ako na sana makita na siya. Sinasabi habang ang kapatid na si Ami, hindi nawawala ng pag-asa. Sa palagay ko, parang siguro nga, ano, nandito lang siya, pero yung isip niya pa bago-bago. Bago namin tuluyang hinatid pauwi si na Lolita, tinungo muna namin ang mga eskinitang tinutulugan ng mga taong grasa. Sinuyod namin ang mga kalye, sinisilip ang mga mukhang inaasahang si Doming. Pero nung araw na yon, mailap pa rin ang binata. Sa aming pag-iikot, pinalad naman kaming makilala si Danny, isang diyaristang nagboluntaryong tumulong sa paghahanap. Papis natin itong ano, itong creature na ito, itong missing na ito, public servant ng simple. Wawa naman, tapos i-contact number nila, para naman makatulong tayo. Saan pong dyaryo ko ulit? Tanod. Hindi man kami pinalad na makita si Doming nung araw na yon, marami rin naman kaming nakilalang nakapagturo at nakapagbigay ng impormasyon. Sa patuloy na pag-iikot ni Lolita, umaasa siyang darating din ang araw may makakatulong para magkita silang muli ng minamahal niyang anak. Maraming mga pamilya ang patuloy na nangungulila sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Kung pag-iisahin po natin ang ating mga puwersa, matutulungan natin sila. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Sana'y magkita-kita tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayan kasama na iwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam ang tanging kong dasal sa mga